Cristina, ai eu mă rog iată să ai de să avem eu să o notă de goion. At yes ana tatana foi yes oh yeah pero man lang mga tinis start pa dun pa na mapata din at saka yung mga ibis ka pa diyan mga mati ay ginagamit din yun kaya kung ano yung centralizer ginagamit naman yung Greek Orthodox ginagamit naman ng Western Orthodox so magiging ang Presbyterian ginagamit din ang mga Wesleyan churches na yun so ating ibigay ang yun talaga administration ng entire so ating yung magagamit ni Pastor Jerry Katina na Obidem at Habron Obrio. Ibigay diyan na Habron Obrio. Obidem. 13-17. Oo, 13-17. Hebrews. Hebrews. 13-17. Oo. So, yun po ay nag-importante na. No? Ating i-classify ang general administration ng mga pastors, all pastors. Ating ihiwalayan doon sa local church. Ito po, yan, ay ating basahin niya. Obedem that have rule over you, and submit yourselves for the watch for your souls. So ang ating local church, ang full authority talaga, ayon sa message, is the pastor. Hindi ang congregation ang full authority. Oh, rule over you. The pastor is ruling over the congregation. Hindi po tayo congregational church government. Bakit po? Kung ang congregation ang mag-rule sa pastor, yan ang tawag yung congregational church government, yung nabagit ni Brother Jerry at yun din ang aking simbahan. Yung simbahan ni Abdul, kung ating sabihin niya na may presbyter naman ang asinusugan, yes, may presbyter. Kaya lang, ang asinusugan, pupunta ka sa sentral ng asinusugan sa Valenzuela, ang power ng presbyter, 30% lang. Ang power ng congregation, 70%. Kaya, kung tanggalin ng publikasyon niyan, yung pastor niyan, baka talaga mag-opresyon yan. Oh. So, ito po. Ngunit, may aplikado talaga sa local church, the full authority ay nandoon sa pastor. Rule. The pastor is ruling over the congregation. Dahil hindi naman ang congregation ang magsulit sa Panginoon sa Panginoon ng Judgment. That's right. Ang pastor ang magsulit sa Panginoon sa Panginoon ng Judgment. Now, ito ang itong autocratic talaga ang simbahan ng in time. It doesn't mean na hindi ka mag-meeting. Pakinggan mo rin ang suggestion ng mga board of deacons. O sabihin, ating anniversary. Sabihin, pakinggan mo rin sila. Kaya lang, kung sabihin na pastor, gusto ko baka talaga ang ating kulang. Wala talaga magawa yan. Oo. Kasi, mapasa mo, the full authority is of the host pastor. Sa local church yun. Ngayon, dito naman, sa pagkalahatan. Ha? Kasi you have to differentiate the difference between the general pastors and the local church. Iba yun eh. Kasi ito sa general pastors, dito naman rin ay parliamentary, may power na Presbyterian. So hindi tayo Presbyterian na kaya lang, meron tayong balansi. Sa lahat ng mga pastor, tayo ay parliamentary. Ano yung parliamentary? Na kung magkaroon ng pagsusungat ang desisyon, magpaliwanag doon sa, ang tawag doon, magpaliwanagan, anong tawag doon, deliberation, tapos, bubutuhan ang kamay. Kung sino ang biblical at business base, doon buboto ang mga pastor. So, yan po, biblical yan. Mapabasa din yan sa Acts, chapter 15, verse 28. Ito. For it seems good, oh, Acts 15, 28. For it seems good to the Holy Ghost and to us to lay upon you good to the Holy Ghost and to us to lay upon you no greater burden than this necessary things that ye abstain from meats offered to idols and from blood and from things strangled and from fornication and from which if you give yourselves and shall you do well. So I think ibalik yun. Yung 28. For it seems good to the Holy Ghost. Diba? Yan ang natawag natin na theocratic role. Na nandoon ang Holy Ghost na role at ang apostol talaga ay theocratic. Ibig sabihin, ang Holy Ghost na nag-role sa kanila at ang word, ang salita. For it seems good to the Holy Ghost and to us. Kaya hindi, it is good to the Holy Ghost and to me.
I would like to meet. To us. So dito sa doon po sa local congregation, the whole authority is the pastor. Pagdating na sa pagkalahat na general administration tawag doon, ay mayroon na lang tayong pang, ano tawag doon, parliamentary. Parliamentary. So, dahil sa butuhan, bakit nangyari ang butuhan doon sa church? Kung ikaw ay pioneering pastor, hindi pwedeng magbutuhan doon. Bakit? Paano magbutuhan? Kapag magbutuhan yun, tumaas ang authority ng kongregasyon kaysa pastor. Magkaroon naman yung butuhan kapag namatay yung pastor, di ba? O alis yung pastor, yung mga workers, parang pabor doon sa pagkalahatan, magkaroon ng butuhan kung sino maging host pastor. Kung ang mga ngaral doon sa simbahan ay apat sila mga ngaral, magbutuhan ang kongregasyon kung sino pabor doon sa isa. Pero kung ikaw ang pioneering doon, bakit magbutuhan pa sa iyo? Ha? Binabali ko ng authority ang laws ng entire church government. Na ang full authority ay nasa sa pastor. Ngayon, dito si it is come like this. Kung ang pastor abutan sa disco. Kung ang pastor abutan sa disco. Nag-disco. Ballroom. Ballroom dancing. Ito na po. Ito. At ito sa'yo. Baka nag-grande. O nag-share ng gaspil. Ay, maganda yun. Maganda yun. Kasi makakonggap mo lang yun. Okay lang yun. Dati nag-share ng gaspil doon sa disco. Ayos yun. Ito to. Yes. Coach and Branko. Ito yun sa Hebrews. Hebrews. Yes, we caught him drunk. Nahuli naman siya nag-inom. Doon sa disco. Sabi ng mga, at namin nakita siya. Naningil lang daw doon eh. Naningil? Tama. Sabi, naningil lang, naningil. And we caught him doing this. Doing something that wasn't right. Have you got the three witnesses of it? No, mayroon three witnesses. Yan sabi doon, huwag mong tratala ng elder. No, huwag kang magbata sa elder. Dapat. Accused na ng elder. But please, on two or three witnesses. The witness must first be tried. Ang mga witness din ay try mo rin. Baka naman may record yung mga sinungaling yun. Baka may mga record yung mga witnesses mo na mga senders. So, i-try din yung mga witnesses. Don't receive an accusation against the elder. So, Lord, it will be by two or three witnesses. So, pagdating na sa babat, ito na pagkasabi doon. Ito sa babat na. Itong 3:29. And then, one side wants to do this. And one other side wants to do that. And that side wins. The losing side, what do we do about it? Join right with the rest of them. No, halimbawa ngayon, ano sila, 100 nanalo sa 60 ang umuto pabor doon sa pastor na patawarin mo natin. Kasi naningilan nga doon sa disco. Patawarin mo natin. Yung 40, dapat sumunod siya doon sa 60. Sabi ito, sabi dito. So, ang petition mga kapatid, ang petition, case to case basis yan. Kung ang isang pastor ang nagkasala, no, mga kapatid, siya man ay nagkabae. At kung siya naman ay nagsisi, sabi naman din ng prophet yan, maaari naman din siya bibigyan ng pagkataon kung talagang meron siyang tunay na talagang pagsisi. Yung bigyan, pwede lang sa bigyan ng pagkataon. Kaya lang sa butuhan ng kamay, kapag matalo siya, mag-suffer siya. Kapag sa sinta, 60-40, 60 mabos sa kanya, bibigyan naman din siya ng pagkataon. Sabi nga, na maaari naman na yung 40 ay mahalo din doon. Kung nakita na yung tao ay nagsisi. So, depende yan sa case, mga kapatid. Now, ang problema noon, mga kapatid, may mga pastor talaga na nahulo at ayaw magsisi. Alam natin yan. Now, here it is. Ito mga kapatid,
kayo magkapadisiplina na mga pastor na kasala sa inyo na kayo ay sovereign or autonomous. Oh. At pwede pala. By the word of God, pwede pala. Nangyari sa atin yan eh. Di ba? At nandito ba si Pastor Duming? Oh, Pastor Duming. Oh, di ba? Nangyari yan sa Tala. Oh. Nagawa rin, Pastor Aldo. Di ba? Kaya pwede pala. Pwede pala na now here it is. Wala tayong karapatan na magtanggal ng pastor o kick out ng pastor. Tinanggap rin siya ng kanyang kongregasyon. Ang problema, ayaw talaga niya tumalikod sa pagkasala. Binigyan lang namin siya pagkakataon. No? Ayaw talaga niya tumalikod sa kanyang pagkasala. At na ito po ang nangyari. Ang kongregasyon ay hinawakan rin siya. Talagang diehard na isa kanya. Ngayon, now, ito yung ating napag-chat. Nandiyan kayo. At marami sa inyo nandoon. At nasolve natin. No? Dahil, ang kaso nito, sabi ko, wala tayong magawa. Gusto siya ng kongregasyon. Kung adik man siya, ano man siya, gusto siya ng kongregasyon. Pero hindi obligado ang ating samahan na ating siya patayo ito mag-print sa ating GNP. Oh, so, palayas siya. Gusto siya ng kongregasyon. Oh, sabi ko, sige. Aking paliwanag, parlamentary, base sa Biblia at base sa mensahe. Aking paliwanag, na hindi din siya pwedeng tumayo sa ating GNPC. Di ba? Nakalala niyan. Oo. At nung nakita niya na 100% ipabor doon sa akin, so, nakapag-disciplina tayo. Dahil, what is siya? Inatakot rin siya. Oo. Dahil, sa isip niya na yun, ang kongregasyon, baka, tatanggalin na rin siya. Oo. Dahil, siya ay hindi na siya accepted na mag-quits sa ating GNPC. Now, sabi ko, wala naman, hindi naman tayo obligado. Kapag siya mag-quits sa ating kongregasyon, hindi naman tayo obligado na mag-quits siya sa ating GNPC. Oo. Dahil iba ang local administration at iba rin ang general administration.